Hello and welcome back po ulit dito sa aking channel, Gemma's Cake Tarawin Vlogs. So ngayon po, November 1, so meron po ako sa inyong pa-wishing candle. So may dasal na din po ito, may Latin prayer ito, para po makapag-wish kayo. So, okay, so meron tayo ditong purple candle. So, makakatulong po ito sa inyo para ma-heightened yung inyong psychic powers and maging aware po kayo, and also it will bring opportunities. Meron tayo ditong red for passionate love. Ayan, para po sa mga gusto na or mag-wish about sa ano ba, makatagpo ng partner or may dumating na partner, or mas maging maalab pa po yung inyong pagmamahala ng person ninyo. Also, para ma-enhance po yung inyong sexual energy, lust, and physical attraction, at para tumapang din po kayo. Ayan, pampatapang. Tapos, meron tayo ditong green, so as usual, for material growth, money, good luck, abundance, fertility para sa mga gusto pong magbuntis, and also grounding. At yellow candle naman po, promotes intellect, mental clarity, knowledge, and para mas matibay or mas malakas yung ating manifestations. So yan po ay regalo ko sa inyo ngayong November 1. Sindihan na po natin ito. Pwede po kayong mag-wish. Ayan, ano ba yung mga gusto ninyong i-wish? I-wish nyo na po. So, pause nyo lang po yung video na to. O kaya naman, tuloy-tuloy nyo lang po yan hanggang tayo ay nag-re-reading. Hi, Air Signs! Ito naman po yung mensahe sa inyo ngayong November 1, 2022. So, ayan, may pa-wishing candle po ulit tayo. So, apat na yan, ha? Mag-wish po kayo. Tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo. Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus Spirit Guide. Meron tayo ditong Unleash Your Creativity. So, very resourceful. Ayan, kung nahihirapan po kayo pagdating sa inyong money, kailangan talaga is maging creative kayo. Yan. Cycles. Meron tayo ditong healing. Air signs. Tignan po natin. What is unleash your creativity? Unleash your creativity. Queen of Wands. Ayun nga. Kailangan maging ano ba? Maging, sabi natin, pag may ginagawa kayo, Air signs, dapat talaga sinasa puso po ninyo at dapat proud kayo sa mga ginagawa ninyo. So kung ano man po itong mga ano ba, itong mga pinagkakaabalahan ninyo ngayon, huwag po kayong mahiya. Okay? Parang kailangan i-embrace mo yung totoong ikaw. 'Yun yung nakikita ko dito. Yan. So meron tayong Queen of Wands. Ayan, very passionate din po talaga kayo sa ginagawa ninyo ngayon. Pwede kasi nakikitaan nyo ito ng potential ba, na pwede ninyong pagkakitaan, ganyan. Or sabi natin, baka nag-i-enjoy lang talaga kayo sa ginagawa ninyo ngayon. Tignan po natin, what is Cycle Spirit Guide? Ano po yung cycles na ito pagdating sa life ni Air Signs? Queen of Swords. Ayan. So ang kailangan lang dito, Air signs, para ma-break nyo po yung pattern na ito, yung cycles na nangyayari sa life ninyo, kailangan nyo maging straightforward dito. So, pag magsasalita daw kayo, pag meron kayong gustong sabihin, gustong itanong, maging straightforward. Sabihin mo na lang ng direkta, Air signs, para wala nang, alam mo yun, hindi na pasikot-sikot, para masagot din kaagad kung ano ba yung nais mo. Yan. Tignan po natin, Spirit Guide. So, yung iba naman sa inyo, pagdating to yata sa relationship ninyo, nagtataka kayo, bakit paulit-ulit na lang yung nangyayari? Or kung hindi to sa relationship ninyo, pwedeng sa career po ninyo. Tuwing nagkakaroon kayo ng trabaho,
Could be di kayo nagtatagal, ganyan. O kaya naman nagtatagal nga kayo. Or sabi natin, umabot nga kayo ng 1 taon, pero lagi yung mga kasamahan ninyo sa trabaho ay napaka-toxic. So, tignan po natin, what is healing? Page of Cups. Ayan. So, yung iba po sa inyo, meron kayong mga childhood traumas dito na kailangang i-heal. So, pwede kasi na parang tinatago nyo to, air signs, Gemini, Libra, Aquarius, parang di nyo ba pinagtutuunan ng pansin. Kasi nga, syempre, trauma yan eh. So, parang natatakot na kayong balikan. So, parang alam yung kinakalimutan nyo, kaya hindi kayo nag-heal. Kaya din paulit-ulit yung cycles na to sa life ninyo. Kasi, hindi nyo na tututunan yung lessons. Kasi nga po, binabaon nyo siya sa limot. So, ang gawin ninyo, do some shadow work, air signs. Sulat nyo po sa isang papel lahat ng fears ninyo. Lahat ng kinakatakot ninyo, lahat ng hindi nyo masabi sa sarili ninyo. Isulat nyo po doon sa isang papel, tapos sunugin ninyo. Tignan po natin kung ano pa yung mensahe para sa iyo pagdating naman sa iyong career. Spirit guide, ano po yung mensahe natin pagdating sa career ni air signs? Air signs, Gemini, Libra, Aquarius, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo. Maraming salamat po sa inyong suporta dito sa aking channel, sa patuloy na panonood, pagko-comment, sobrang na-appreciate ko po kayong lahat. So soon ulit, mag-ano tayo, mag-free yes or no reading tayo. Pero wag mo na ngayon kasi puyat pa ako. Tsaka wala pa akong energy. 3 of Pentacles. Yan. So kung ito, parang meron kayong tinatapos dito, meron kayong mga pinag-uusapan. Could be may meeting po kayo ngayon. O kaya naman may dinidiscuss sa inyo yung boss ninyo. Basta parang may nagpapaliwanag sa inyo dito. Pwedeng kayo yung nagpapaliwanag or kayo lang yung nakikinig. So yun yung nakikita ko dito. Alam mo, parang may dinidiscuss po sa inyo, may sinasabi na very important. So, makinig po kayo kasi baka mamaya pag di kayo nakinig, tas may tinanong sa inyo, hindi kayo makasagot. So, be alert, yan yung sinasabi sa inyo. At saka makipag-cooperate po kayo dito pagdating sa trabaho ninyo. Makibalita din kayo. So, dapat aware kayo sa nangyayari air sign sa work po ninyo ngayon. Tignan natin pagdating naman po sa iyong kaperahan. Meron tayo ditong 6 of Wands. Ayan. So, meron kayong marireceive na recognition. Meron kayong marireceive dito na could be, hindi naman big amount of money. Pero, sabi natin, pwedeng may papauwi po dito. Could be ikaw yung papauwi or family member mo. So, alam mo yun, parang lahat excited. Yun nga lang, mapapagastos ka dito. So, tansyahin mo po yung, hindi tansyahin, budgetin mo talaga yung gastos mo. Air sign. So, huwag kang pabigla-bigla to. Huwag kang magpadala sa emosyon mo. Paggagastos ka ngayong araw na ito. So, pwede po may papauwi dito. May mag-vacation. So, ingat po sa paggastos. Yan yung sinasabi sa inyo. Kasi baka mamaya sa inyo iasa lahat. Kasi, yun nga. Diba? Ganun yung iniisip nila eh. Pag galing sa ibang bansa, madaming pera. Hindi nila alam. Hindi mo naman pinupulot yung pera dun. Diba? Pinaghihirapan mo din yan. Kaya, deserve nyo na deserve ninyo, nagastusin yung pera ninyo sa sarili ninyo. Kaya huwag kayong manghinayang na gumasa sa sarili ninyo. Ba't ganun, diba? Kayo yung nagtatrabaho pero hinayang na hinayang kayo pag kayo yung gumagasa sa sarili ninyo. Pero pag sa ibang tao, diba? Wala kayong panghihinayang na nararamdaman. So, tignan natin. Ayan po, merong amount of money. Hindi naman sobrang laki, pero sobrang makakatulong po sa inyo yung money na marireceive ninyo ngayong araw na ito. Tignan natin, spirit guide. So, pwede rin kasi na ito. Hindi ko alam kung may nagbabalak bang magpakasal dito. Air signs. Ayan. So, pwede po may mga gifts kayo na ma-receive. At saka money na din, diba? Tignan natin kung ano po ang mensahe. Yan, pwedeng may nagbabalak dito or pwedeng may kakasal. Yan, siguro hindi naman dito sa Pinas yan. Baka sa ibang bansa. Yan, so meron tayo ditong Wheel of Fortune pagdating po sa inyong negosyo. Kung meron po kayong negosyo, Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius, napakaganda po nito. Kasi, ayan o, malaki po yung kikitain ninyo ngayon sa inyong negosyo. Siguro it depends na lang sa negosyo ninyo ngayon, hindi ba? Pero malaki talaga o. Ayan o. So, action po kayo ngayon.
So, kung nagbabalak yung iba sa inyo na magsara kaya ako. Huwag na kaya ako mag-open ngayon. Kahinga muna ako. Sulitin nyo po yung araw na to. Kasi malaki yung kikitain ninyo. Kasi madaming magsasara, diba? Ng business establishments. O di kayo yung magbukas. Tingnan natin. So, parang ano ba? I-grab nyo yung opportunity na to. Air signs. Para mas makabenta po kayo. Para mas tumaas yung sales ninyo. Check po natin pagdating sa love life mo. Spirit guide, kamusta naman po ang love life ni air signs ngayong araw. Meron tayo ditong Knight of Pentacles at meron tayo ditong Five of Wands. Okay, may pagtatalo dito. Parang consistent yung mga away ninyo ngayon, air signs. Ayan, may napapagod na dito sa relationship ninyo. Pwedeng ikaw to, pwedeng yung person mo. So, alam nyo, toxic yung relationship na to. Oo. Parang bang walang gustong magbigayan. Yun yung nakikita ko dito. Parang pag may galit, galit din yung isa. Pag may nagtatampo, may tampo din yung isa. So, alam nyo, mahal nyo naman yung isa't isa, pero hindi nyo makontrol yung mga tantrums ninyo. Air signs, or maybe yung person mo yan. Tignan pa po natin ano pa yung mensahe para sa inyo. So, yun o, nakikita ko dito consistent yung mga away ninyo. Pwede rin po na may tutol sa relationship ninyo. Pwedeng sa family ng person mo yan, or mga friends niya, or both sides. Tutol, ganyan. Tignan natin. Basta laging may away dito, laging may sagutan, may bangayan. Para bang sabi natin kung mag-asawa kayo nito, hindi na natahimik yung bahay ninyo. Araw-araw na lang. May nagbubunga, araw-araw na lang may nagsisigawan. Tignan po natin ano pa ang mensahe para sa'yo. Meron tayo ditong power. So may under dito. Tapos meron tayo ditong current lifetime. Okay, so yung iba po sa inyo, maaring meron kayong pinaghahandaan talaga dito. Could be air signs, may magba-birthday po sa family mo. So pwedeng pinaghahandaan mo yan. So parang alam mo yun, agagawin mo talaga lahat para mapaghanda yung taong to. Para ma-celebrate kung ano man yung dapat i-celebrate sa kanya. Yun yung nakikita ko sa'yo dito. Pwede rin po na may mabubuntis dito. Ayan, so ay, merong mga nganak. So talagang kailangan ng lakas. Hindi ba dahil mahirap mga anak? Ayun. So yan lang po yung nakikita ko dito. At yan talaga, oh, merong recognition dito. Pwedeng may promotion kayo na ma-receive. Yun yung nakikita ko, air signs. Basta may maganda namang mangyayari sa araw ninyo. Actually, ang pinakamabigat na energy ay kay fire signs ngayong araw na ito. So, pwede rin siguro baka bugbog yung katawan ni air signs. Ay, ni fire signs. Baka ano siya, pagod na pagod. So, kung meron kayong fire signs sa inyong zodiac signs, sa inyong big three pala, ayan, tignan nyo po. Baka makarelate din kayo dun. So, tignan nyo yung sun, moon, rising ninyo. Para mas kompleto po yung mensahe para sa inyo. So, yan lang po yung message ngayong araw nito. Air signs, Gemini, Libra, Aquarius, ingat po kayo always. More blessings to come. And yan, see you again on my next video. Bye-bye!